Good day mga ka-agri! Mag-aayos tayo ngayon. Ngayon ay Sunday, August 28. At ang panahon ay makulimlim. Alas 3 na lang hapon pero makulimlim. No, ang ating mga information na kailangan ngayon ay yung general information, yung variety na kukuhanan natin. Meron tayo actually apat na varieties. So ito ay itinanim noong July 18. May mga fertilizer na nai-apply. At ang edad niya ngayon ay 42 days. Siya ay nasa vegetative phase. Pero last day niya ngayon, simula bukas, nasa budding stage na siya or magsisimula na siya doon sa reproductive phase niya. So mga kukunin natin na information ay height, number of leaves, number of tillers, water level, LCC, at saka manghuhuli tayo ng mga insekto at ika-classify natin kung sila ba ay insect pests o sila ba ay mga kaibigan na mga kulisap, no? At yun, itatali natin, gagawa tayo ng mga general observation at recommendation later. So walang tubig ka-agri yung patubig at hindi rin umuulan, pero baka sakaling tomorrow ay may ulan na, no? So tara, let's go, puntahan na natin. Handa mo. Saan ko nalagay yun? Yung sa drawing. 20. 22. 24. 26. 26. Height. 26. Leaves. LCE 3. Ba't bakit bawal yun dito lang? Ba't kailangan dyan sa gitna? 1 meter away. Ito lang. Number of leaves. Number of tillers. So nandito tayo para i-report yung result natin sa AESA, ano? So nakita natin na unang-una kailangan ng fertilizer ng ating halaman sapagkat mababa yung pagsusuwi, yung bilang ng suwi, mababa pa rin yung bilang ng dahon niya at saka mababa pa rin yung plant height, no? So masyado pang malayo sa target. So kailangan natin ng nitrogen, kailangan din natin ng since magpe-prepare na siya for reproductive, yung potassium pwede na rin natin ilagay. So doon naman sa insect pests, hindi natin kailangan mag-spray kasi masyadong mababa yung population ng mga insect pests.
meron lang tayong 6 na nakita as compared dun sa mga natural enemies na nasa 21 yung count niya. So kung mag-spray tayo ng insecticide, mamamatay yung mga kaibigan nating kulisap na kumakain ng mga insect pests. So yung mga kaibigan nating kulisap kagaya ng spider, wasp, mga longhorn na grasshopper, mamamatay yung mga yon. So hindi natin kailangan mag-spray. So meron din mga damo, kaya lang mas mababa siya compared dun sa height ng halaman natin. So iwan na yon. Since maglalagay tayo ng fertilizer, matatakpan pa siya. So yung canopy, matatakpan niya yung mga damo. So hindi na ito tataas pa. Hindi na niya magiging competitor sa pagbubunga. So yun yung mga kailangan nating information na ka-agri para makapag-decide tayo, technical decisions na makakatulong sa ating pagpapalay. So again, ang objective natin is matulungan natin yung palay para lumago, magbigay ng magandang bunga at magandang ani para sa atin. So ma-manage din natin yung ating mga expenses para bumaba yung gastos at medyo makatulong yan para lumaki yung ating kita. So yun, ka-agri, at nagawa natin yung isang magandang bagay ngayong hapon sa pagpapalay, at ito yung sa tulong ng ating AESA. So yun, gawin mo na, ka-agri, no? At matulungan din tayo sa ating pagpapalay. Maraming salamat, ka-agri. Bye-bye. Thank you.